Kishida announced raising of daily arrival cap to 7,000 people. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. And sa video na to, March 4, 2022, alamin natin ang latest news related sa travel ban dito sa Japan. Quasi-emergency status extended in 18 out of 31 prefectures where measures is in effect. Basahin natin yung article. Prime Minister Fumio Kishida announced Thursday that he will raise the daily cap on arrivals from overseas to 7,000 people starting March 14 and extend quasi-emergencies in 18 out of the 31 prefectures where the measure is currently in effect. So, malinaw na simula March 14 ay from 5,000 people na manggagaling overseas ay magiging 7,000 people daily na yung makakapasok dito para ma-accommodate yung 400,000 plus na mga may mga visa na pwede nang makapasok dito. Yan yung mga foreign students, business travelers, and technical intern trainees, kasama na rin yung iba pang mga working visa holders. The remaining prefectures will see their quasi-emergencies expire Sunday as scheduled. So, dahil din sa COVID, ay merong mga prefectures na mananatiling nasa quasi-emergencies, according sa Prime Minister. We will take further measures to rejuvenate social and economic activities if we can more clearly see an exit of the sixth wave in the future, Kishida told a news conference. The increase in the cap, which was just raised to 5,000 from 3,500 on Tuesday, follows criticism from businesses and universities that the current level is insufficient given that there are an estimated 400,000 foreign nationals waiting to come to Japan. So yan nga yung nabanggit natin kanina, hindi ganun kadali ang magiging pagpasok, although nagpapapasok na yung Japan ay matagal yung proseso dahil nga yung 400,000 people na yon ay limited lang ang makakapasok sa nila daily, which is dadagdagan na nga nila into 7,000 from March 14. In addition, infectious disease experts have pointed out that there is no point in keeping the daily cap on arrivals, which also includes returning Japanese nationals and foreign residents since the Omicron variant has already spread in Japan. So parang nonsense na nga daw na limitahan pa ang pagpasok ng mga dayuhan dito sa Japan dahil sobrang laganap na rin naman ang Omicron variant dito sa Japan. Kumbaga, kahit anong control nila before, 'di ba, starting November para mapigilan nila yung pagkalat ng Omicron virus, eh kahit na hindi sila nagpapasok or kinontrol nila yung border ng Japan, eh nag-spike pa din. Nagsimula pa rin yung sixth wave nung January, talagang tumaas. At isa na rin kami doon. Kabilang na kami dito ni Jerome, ako, si Kambal, si Kikono, si Sakura, lahat kami ay nagkaroon ng coronavirus. Pati na yung mga kaibigan namin. On Tuesday, Japan reopened its borders to non-resident, non-tourist foreign nationals for the first time in 3 months and shortened the quarantine period to 3 days from 7. Those who have received a booster shot and are traveling from countries not listed as an Omicron hotspot will be exempted from the quarantine entirely. So, gagawa tayo ng separate video dito, guys. Para ito sa mga papasok dito sa Japan, dahil nag-relax nga ang Japan pagdating sa quarantine protocol ng mga papasok dito. So, pero according nga dito ay mas iniklian nila yung mga days na ilalagi ng mga papasok dito sa Japan kung kabilang yung kanilang country sa mga hindi Omicron hotspot. So alam ko na alam ko sa mga news ay hindi kasama ang Philippines sa Omicron hotspot. Kaya hindi sila, kumbaga exempted sila dun sa quarantine. Pero mas magiging clear tayo dyan sa video na gagawin ko separately. Okay? So
Abangan nyo yan, guys. Considering there are about 150,000 foreign students waiting to enter Japan, Kishida said the government will create a program that will allow them to come using vacant seats on weekday flights. So dito nga sa mga 150,000 foreign students na naghihintay na makapasok dito, ay sabi ni Prime Minister Fumio Kishida na mag-create sila ng program na payagang yung mga vacant seats daw during weekday flights ay magamit ng mga 150,000 foreign students. On Wednesday, the Health Ministry updated its list of hotspots, shortening it to 26 countries from the previous 37. That change, which is now in effect, means more travelers entering Japan will be exempted from quarantine if they have received a booster shot. So, mas iikli pa from 7 days, magiging 3 days, at magiging wala na entirely kung meron kang booster shot. So yan nga yung isa sa mga pag-uusapan natin in a separate video, kaya abangan nyo yan, guys. Kishida said he intends to seek the extension of quasi-emergencies in 18 prefectures: Hokkaido, Aomori, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Ishikawa, Aichi, Kyoto, Osaka, Hyogo, Gifu, Shizuoka, Kumamoto, and Kagawa through March 21. So ito naman yung mga prefectures na magkakaroon ng quasi-emergency hanggang March 21. So mas kapag ka-quasi-emergency, hindi ito yung full state of emergency na kung saan limited, merong limited time yung pagbubukas ng mga shops, mas maikli yung opening, yung kanilang hours, business hours, and bawal mag-serve ng alcohol. Meanwhile, the measures will be lifted in 13 prefectures: Fukushima, Niigata, Nagano, Mie, Wakayama, Okayama, Hiroshima, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Miyazaki, and Kagoshima, he said. Ayan. So, lifted yan. Yung 13 prefectures na yan ay mawawala na yung quasi-emergency. The government's COVID-19 task force is expected to officially endorse the plan Friday. The government had originally hoped to lift the measure in all of the prefectures following signs that Japan's 6th COVID-19 wave had crested. But some prefectures have recently been posting a rise in daily cases as the stealth Omicron subvariant, which is said to be more infectious than the original Omicron, is gradually spreading in Japan. Experts say that new infections have decreased much more slowly in the current wave than in previous ones seen last summer. If there are signs that the situation surrounding infections worsen due to the Omicron subvariant, we will revise our measures, Kishida said. So mukhang nakakatakot ito, no? Mukhang may possibility na naman na magbago ang kanilang desisyon sa pagbubukas ng border in case na magkaroon na naman ng spike, sobrang dami ng magkakaroon ng infection dahil sa Omicron subvariant ngayon na may papasok na din ng mga kababayan natin dito sa Japan. The government has taken into account each prefecture's wishes in deciding whether to extend their quasi-emergency. The governors of Tokyo, Chiba, Saitama, and Kanagawa had requested that the central government extend the emergencies in their respective prefectures, citing the fact that the hospital bed occupancy rate for COVID-19 patients remained above 50% and the number of severely ill patients, mainly among elderly people, was still on the rise. Kaya nga mas kinakabahan yung mga tao dito dahil kahit na nagbukas na ng Japan sa kanilang border ay patuloy naman ang pagtaas ng cases dito at hindi nga bumababa to 50% yung number ng mga nagkakasakit at yung mga hospital beds ay talagang occupied halos. Tokyo Governor Yuriko Koike also urged the government to come up with criteria for lifting the quasi-emergency in the capital if the situation improves dramatically before the new expiration date. Meanwhile, Osaka Governor Hirofumi Yoshimura asked for the quasi-emergency to be extended longer for 3 weeks since the booster shot rollout for elderly people in Osaka will be completed at the end of March.
So talagang tinatry nga ng government na magkaroon ng vaccine or booster shots. So ayan guys, I hope na napakinggan ninyo ang news na to. Napakahaba, no? Dahil medyo maraming nangyari today. Kaya ayan, thank you so much for watching. Kung nagustuhan niyo itong video na to, please like this video, mag-comment na rin kayo, at i-share nyo na rin to sa mga naghihintay ng update related sa travel ban dito sa Japan. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. At kung nakasubscribe ka na, thank you so much for always watching our videos. Abangan nyo pa yung mga susunod ko pang i-update na travel ban, dahil medyo mahaba na tong video na to. Ayan, so don't forget din na i-check nyo yung aming YouTube homepage. Puntahan nyo yung playlist, dahil marami kami mga playlist dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Meron kaming mga JLPT Nihongo lesson, meron din kaming mga driving exam lessons, meron din kaming mga student visa or working visa related videos dyan kung gusto nyo magtrabaho or mag-aral dito sa Japan. Sana makatulong yan sa inyo. At huwag nyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas dito sa screen. Ayan na.